May bagong kontrobersya sa usapin ng susunod na House Speaker. Ipinakita kasi ni Congressman Mike Defensor ang kumakalat na text na galing daw sa kampo ni Mayor Sara Duterte na nangihikayat sa mga kongresista na bumoto ng Speaker ayon sa kanilang kagustuhan. Hindi yan pinalampas ng Mayor at sinabing tigilan ni Defensor ang pangiintriga. Nakatutok si Marv Gonzalez. Your Speaker will be Alan Peter Cayetano. Ang sharing dito is he shares the term with Lord Velasco. And si Romualdez will be the majority floor leader. Dahil sa basbas ng Pangulo, natuldukan ang ilang linggong girian sa pag-House Speaker. Pero isang araw lang makalipas nito, muling nabalot sa kontrobersya ang pagka-Speaker. Dahil ito sa text message na natanggap ng ilang kongresista na galing daw sa kampo ni Davao City Mayor Sara Duterte ayon kay anak kalusugan Representative Mike Defensor. Sabi ng text, nananawagan ang presidential daughter sa mga mambabatas na bumoto ng House Speaker ayon sa gusto nila. Na-set up lang daw ang ama niya sa mga kaalyado ni Taguig 1st District Representative Alan Peter Cayetano. Ayon kay Defensor, natanggap niya at ng iba pang congressman at dating cabinet members ang text message. Walang galing sa akin dyan. We had a meeting earlier, there were statements that came out, and then I got the text this evening. Nang tanungin kung kanino lang galing ang text message, hindi siya personal text ni Mayor Sara. It came from one of her emissaries. It came from what I know, a person very close to her. Basically, it's consistent with the position of the Duterte coalition. So you can't really say it's not coming there, but it's consistent with their position. Kilalang taga-suporta si Defensor ni Congressman Martin Romualdez na isa sa mga contenders sa pagka-House Speaker. Pero ngayon, suportado raw nila si Cayetano. I believe it's decided, but the reality is there are still hope. The President said so, but it's very clear. So we don't really know what's going to happen. Pero earlier, Congressman Martin Romualdez called for a meeting and we all agreed to support Speaker Alain Gatan and in fact to help him organize. Pero hindi pinalampas ni Mayor Sara ang pagkakakaladkad ng pangalan niya sa bagong kontrobersya. Sabi niya, tigilan na raw ni Defensor ang pagtatanim ng intriga at pangalanan na ang kanyang source para malaman ang katotohanan. Ang dapat daw ginawa ng isang responsabling tao ay tanungin muna siya kung totoo nga ang text message. Ibinunyag din ni Mayor Sara na si Defensor ang nagtangkang lumapit sa kanya noon sa pamamagitan ng abogadong si Attorney Charo Monsayak. Ipinakalat din ni Mayor Sara ang screen grab ng mga mensahe ni Monsayak. Sinabi raw nito na kung ang problema lang daw ni Mayor Sara kay Romualdez ay loyalty, ang pinopropose daw nila Defensor ay kumuha ng Chief of Staff si Romualdez na malapit kay Mayor Sara. Kasama raw sa pinagpipilian si Monsayak at isang LP Joyce. Hiningi rin daw ni Defensor ang number ni Mayor Sara. Pero ang reply ni Mayor Sara, hindi raw siya sumasali sa usapin at wala rin daw siyang issue kay Congressman Martin. Matapos ang pag-endorso ng Pangulo nitong Lunes, nag-text para ulit si Monsayak at tinanong ang opinion ni Sara. Pabor raw ba siya sa term sharing na sinabi ng Pangulo? Sa pag-endorso ng HNP kay Congressman Ungab, o sa desisyon noon ng Duterte Coalition na walang term sharing at hayaan ng mga miyembro at partidong bumoto? Sabi ni Mayor Sara, nagkunwari siyang hindi naiintindihan ang tanong, sabay sabing magandang posisyon na raw ang pagiging majority leader para kay Congressman Martin. Nagsorry na kaugnay nito si Representative Defensor. Inamin din niya ang paglapit kay Sara sa pamamagitan ni Attorney Monsayak. Napilitan lang daw siyang gawin ito dahil sa mga naging pagbago sa karera sa pagka-House Speaker. Hindi na rin daw niya dapat ipinakita ang text message na may pangalan ni Mayor Sara. Mali rin daw na idawit niya ang pangalan ng alkalde. Sinisika pa namin kunan ng pahayag si Monsayak. Marv Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.